Ang aga niyo po, ano? Ang aga. Sir, aga. Aga talaga, aga. Opo, opo. Pakibalitaan niyo po kami. Pahingi po ng update. Ano po, may listahan na po ba tayo na bibigyan po natin ng tulong through DSWD? Kahit papano, 15,000 din po yon. Oo. Oo. Meron na tayong mga ano listahan na inihanda. Priority natin yung supermarket. Ang role ng DTI sa tulong ng mga LGUs ay yung validation ng listahan na sinisiguro natin na ito yung mga may pesto sa palengke. May meeting kami mamaya sa DSWD kasama ng Office of the President at Department of Agriculture para ma-finalize na yung mekanismo ng pagbigay ng compensation or financial assistance para sa mga retailers. Asak mga sa tantya po ninyo, kailan magsisimula po ang pamimigay ng compensation? Ngayon Miyerkules, no? Miyerkules pa lang. Miyerkules na. So, ang target talaga namin within the week masimulan na kahit hindi man lahat pa, pero masimulan na. Kailangan masimulan na. Opo. Opo. Anong kailangan ng mga retailers na patunayan na sila ay karapat dapat na kasama dito po sa listahan na ito? Kung siyempre, yung una, sila yung mga rehistrado sa mga LGUs. Sila yung mga may actual na pwesto. Tapos pinag-uusapan pa kung kailangan pakita yung talagang kalugian nila o outright pamimigay ito, pero meron responsibilidad na magbenta sila ng well-milled rice. Opo, sa opo. Sa merkado. Sa tansya po natin, ilan po itong maaayudahan? Sa Metro Manila, ang estimate natin, at least 8,000 retailers yan na ang initial record natin, mga around 8,000 or a little bit more siguro. So, nando kami sa together with DA, nando kami sa proseso na nag-validate kami ng lista. Together with LGUs. Opo. Pero walang palakasan dito, ha, Yusek? Oh. Ay, wala. Yun rin yung utos ni Secretary DTI tsaka ng Pangulo na wag haluan ng politika, lalo na election na rin. Tama yan, no? Tsaka, Asek, ano po ang naging observation ninyo kahapon? Kasi may mga na-interview po yung reporter namin na parang nagsara partner. Ayaw niya. Kasi nga palugi nga sila magbibenta, eh. Kulang kasi pa ng information dissemination at bago rin lang naman yung announcement ng pamahalaan na magbibigay ng ayuda o compensation. So, kaya nga hindi rin naman ganun pa nag-enforce at hindi naman ganun kahigpit pa yung ating mga composite team. Ang unang araw natin is more of information dissemination, validation ng ating datos, at monitoring. So far naman, majority naman ng nakita natin sa mga public markets ay compliant. Pero meron din namang hindi. Gusto ko rin lang idagdag na huwag magugulat yung taong bayan na may nakita silang mga 50 plus, 60 plus na presyo. Kasi hindi ho bawal magbenta ng premium rice na medyo mataas ang presyo. Tulad yan, Dinorado, Asmin Rice. 50 plus po yung mga yon, minsan 60 plus pa. Hindi yan kasali. Hindi po kasama yun sa... Oo, hindi po. Tama yun. Mabuti nilinaw mo yun, Asek. Ano? Kasi may nakikita pa rin tayong price tag na 50 plus. Hindi yan. Iba yun. Oh. Nalilito yung ating mga kababayan na yung mga bawal ba yung ibenta ng mataas yung premium rice? Hindi po. Yung mga nakikita niyo mga 70 pesos diyan, premium rice 'yan, pwede po, walang problema diyan. Ang kailangan pong ibenta ng 45 at 41, yung tinatawag na well-milled, regular milled. Ayun. Opo. So wag ninyong ire-report. Kasi baka yung iba magalit o mabigla nga na bakit ito 57? Ma-i-report nga ito. Hindi po. Opo. Kasi po marami tayong varieties ng rice. Pero usually, ang ginagamit natin, apat na kategorya. Yung medyo may kataasan, yung tinatawag natin na specialty rice tulad ng malagkit, tsaka yung premium rice. Tapos meron tayong well-milled at regular rice. So dito lang tayo sa well-milled and regular rice. Oh. Asek, mabalik lang ako doon sa compensation. Yung pera po ba, ready na po as we speak? O kaya medyo hindi pa rin natin nasisimulan dahil wala pa pong pera? Medyo na. Naka-ready na yan. Okay. Bago umalis si
si Pangulo nagkaroon ng interagency meeting just for that. Nandun, kasama rin kami doon sa meeting nung Lunes. Opo. Opo. Paano nila matatanggap? Ayun. Meron bang ATM? O meron bang voucher? Cash? Siguro yung... Ayun, kasama yun sa pag-uusapan mamaya. Pero DSWD, sanay naman sila magbigay ng mga ayuda. So, kaya may mekanismo na sila. Ang siguraduhin lang, mapunta sa dapat bigyan. Tama, oo. Pero sa ngayon... Ito ang politika. Tama yun. Asek, sa ngayon, sa ating mga tinder at tindero ng bigas, wala pa pong hulihan ngayon. For this week, for the entire week, wala pang hulihan. Asek, ano? Kailan kayo maglalansag? Next week na? Sabi nga ng isa sa mga usapin namin dito sa mga meeting, siguro pag nandiyan na yung ayuda, tsaka na magigpit. Pero sabi rin kasi ng EO, kailangan i-implement na rin. So, pero as of now, monitoring tsaka information dissemination pa rin tayo. Apo. Rekta po yan doon sa mismong retailer. Baka sabihin, teka lang, partner, meron ako dito pang ayuda. Gusto mo ba bilhin ng ayuda ko? Baka hindi naman ganun. Namang ganun. Paano ho ang ating, ang tawag mo doon? Sistema. Para ho maiwasan yung mga ganun, Yusek. Yun nga, siguro yung isang pag-uusapan namin mamaya paano kung tumanggap ka ng ayuda tapos hindi ka magbenta? Hindi ka nalugi, pero may ayuda ka. Oh. So, yun yung mga kasama sa mga siguro kailangan naming ilinaw at plantsahin. Opo. Tsaka pakilinaw din, Asek, ano, I think you're also quoted sa isang forum. No. Parang maraming nagalit din sa inyo, no? Sabi niyo po parang wag na muna silang kumita or something to that effect. Sinabi niyo po ba 'yon? No. Oo. Uh-huh. Ano kasi ako hirapin minsan ako sa Tagalog kasi. Bicolano ako eh. Bicolano. Oo, opo, opo. Ano ba 'yung Tagalog ng ano ng break even? Okay. Break even, di ba? Ano ba 'yan? Hindi wala kang kita din. Pag break even, wala pang kita. Parang bawi lang, bawi. Ang sinasabi lang natin, pwede mangyari na break even lang. Sabi nga ng mga kausap kong traders kahapon, okay lang na balik kapital. Yun yung, sa mga traders, tawag nila balik kapital naman. Huwag lang daw lugi. Opo, parang ganito lang yung ano. May mga, hindi naman, totoo naman yun, meron naman mga situations na balik kapital lang o break even lang. Ibig sabihin, dun ka kumita sa mga mas premium na rice. Pero dun sa, ayun ang gusto mo sabihin. Kasi sagot yun sa katanungan eh. Parang dito, mag-break even man kayo sa... Kasi gano'n naman talaga nangyayari. Minsan, mas... Kumbaga, marami kang tinitinda. Dito, maliit ang kita mo. Break even ka lang. Minsan, dito, malaki kita mo. Gano'n naman sa totoong negosyante. Tayo'y negosyante rin naman. Mga negosyante na intindihan yan. Pero madali po kasi mag-splice ng mga speeches tapos or quotes tapos iba na yung twist na yung iba na ang dating. Pero sa Tagalog ano lang yun, balik capital o yung sa or break even. Bawi lang, parang ganoon. Ayun, doon nga siya babawi sa mas mahal. Sa meeting namin yung mga ibang traders kahapon, sabi nila, kung sana wag naman kaming lugi. Balik kapital lang. Yun yung sinasabi nila. Pero ang ginagawa rin ng ibang traders ngayon, kasi yung mga ibang traders na nagsusupply sa Manila, sabi nila, sinasubsidize nila yung supply ng ano ng mga well-milled rice nila. Pero kasama yun dun sa order ng premium rice. Na bawi sila sa, bumabawi sila sa premium rice, lugi sila sa ano, sa well-milled rice na sinusupply nila. Okay. Sige po. So anong mensahe po ng DTI sa mga rice retailers na nakamonitor po ngayon sa atin? Anong gusto nyo sabihin sa mga nagtitinda ng bigas sa ASEC? Sana tulong-tulong tayo sa pagbigay ng murang bigas sa ating mga kababayan. Lalo na ang kailangan lang naman yung well-milled rice. Yung premium rice, hindi po kailangang 45 pesos yan. Tulad yung mga ibang nakikita natin dyan sa ayan, Dinorado, 60 pesos. Hindi po covered yan ng 45 peso price ceiling or 41 peso price ceiling. Sana magtulungan tayo kasi hopefully ito pong bago matapos yung linggo, lalo na sa Metro Manila, dumating na yung magsimula na mag-distribute ng financial compensation para sa mga retailers. Okay. Medyo ano rin, tinitinan kasi meron din kasi kami initial monitoring sa probinsya. Meron din kami nakikita ang well-milled rice na mababa pa ang presyo ng 45. So hindi rin pare-pareho talaga. Okay. Sige, thank you, Asek, ha.
Maraming salamat po sa inyong oras. Ano po? Magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga din po sa inyo. Si ASEC Agaton Uvero ng Department of Trade and Industry. So wala